Ang Noli Metangere, El Polibusterismo, El Amor Patrio, at Mi Ultimo Adios ay iilan lamang sa mga akda ni Jose Rizal na talaga namang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa na rin dito ay ang kanyang sanay. The Philippines a century hence, o Filipinas dentro de 100 años, ay isang akda ni Rizal na nagpapakita ng mga hula o posible mangyari sa Pilipinas pagkatapos ang 100 taon. Nagsimula itong ilathala noong 30 ng Setyembre taong 1889 hanggang 1 ng Pebrero taong 1900s sa pahayagang La Solidaridad noong kataasan ng panahong kalampag o propaganda movement ng mga Pilipino sa Madrid, Spain. Sa pagsulat nitong sanaysay ay may naging inspirasyon si Rizal na manunulat katulad ni Victor Hugo at si Andreas Fedor Jagor. Sino nga ba si Andreas Fedor Jagor? Si Andreas Fedor Jagor ay isang alemang entomologist na naglakbay sa India, Silangang Asya at mga pulo ng Pasipiko mula 1859 hanggang 1893. Ito ay sa kadahilanan na siya ay nag-iipon ng mga koleksyon para sa Berlin ni C. Binisita niya rin ang Pilipinas noong 1859 at pumalagi dito hanggang 1860. Ginawa niya ito ng travelogue at pinamagatang Travels in the Philippines. Hindi ito ordinaryong travelogue dahil dito tinalakay ni Jagor ang pamumuhay ng mga Pilipino sa kamay ng Espanya at sinabing babagsak ang Espanya sa kamay ng Pilipinas. Kanya rin inilahad ang posibleng pagdating ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ito ay binansagang Jagor's prophecy. Ang Travels in the Philippines ay isa sa mga librong hinangaan ni Rizal simula noong nag-aaral pa lamang siya sa Ateneo de Manila. Ito ay librong ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na si Pasiano noong hinuhubog nito ang pagkamulat ni Rizal sa political na aspeto. Noong panahon na nasa Berlin, Germany si Rizal noong 1886 hanggang 1887, bago pa man niya isinulat ang mga artikulo ng Pilipinas dentro de 100 años, ay personal niyang nakilala si Fedor Jagor. At sila'y agad na nagkasundo at naging magkaibigan. Si Jagor din ang naging daan upang makilala ni Jose Rizal si Rudolf Virchow na isang kilalang German anthropologist. Bakit nga ba'y sinulat ni Rizal ang sanaysay na ito? Hayaan nating si Rizal ang magsabi sa atin mula sa akda niyang Noli Metangere. I do not write for this generation. I am writing for other ages. If this could read me, they would burn my books, the work of my whole life. On the other hand, the generation which interprets these writings will be an educated generation. They will understand me and say, not all were asleep in the night time of our grandparents. Ngayon, aralin at intindihin natin ang nilalaman ng The Philippines a Century Hence na isinulat ng ating pambansang bayanin na si Jose Rizal.
In order to read the destiny of the people, it is necessary to open the book of the past. And this, for the Philippines, may be reduced the general term to what follows. Bago dumating ng mga Kastila sa Pilipinas upang ipalaganap ang relihiyong Katoliko, ang naninirahan sa bansa ay pawang mga katutubo. At Muslim. Mayroon silang sariling pamahalaan na binubuo ng mga barangay at pinamumunuan ng mga datu, raha o ng mga pinakamatatandang kasapi nito. Sa unang bahagi ng The Philippines a Century Hence, ibinunyag ni Dr. Jose Rizal ang mga paghihirap at miserableng karanasan ng mga Pilipino sa pamumuno ng Kastila. Ang mga dahilan nito ay ang pagpapatupad ng batas militar at mga polisiya kung saan maraming Pilipino ang nasawi sa sapilitang pagiging alipin ng sariling bayan. Nagdulot din ng laganap na kahirapan ang mga Pilipino habang ang saka naman ay nanantala. Sa kabuuan, ang bawat aspeto ng buhay at karapatan noon ng mga Pilipino ay inalis ng Kastila. Unti-unting nagsimula ang pagtalikod at pagkalimot ng mga Pilipino ng kanilang sariling mga tradisyon, kultura, at pagkakakilanlan. Niyakap nito ang dayuhang doktrina at tradisyon na hindi naman gaanong nauunawaan. Ipinilit ipaintindi ang wikang tinutulang ituro ng mga nagaharing uri na tinakda ng Inang Espanya. Pagiging alipin at pagsuko ng karapatan sa kolonya ng Espanya. Isa sa mga makapangyarihang nag-impluwensya ng kultura ng Kastila sa mga Pilipino ay ang mga Kastilang pride. Dahil sa paggamit ng dahas o pamamersa ng mga ito, pilit na natutunan ng mga Pilipino na ibigay ang kagustuhang mangyari ng mga Kastila. Dahil sa mga naranasang idinulot ng mga Kastila sa mga Pilipino, sa kinalaunan, nagsimulang mamulat ang mga Pilipino mula sa pagmamalupit at pangapi ng mga Kastila at sa kagustuhang makamit ang karapatan at hustisya ng kanyang bayan. Hindi na tama ang ginagawa ng mga Kastila! Marapat dapat talaga na gumawa na tayo ng hakbang! Kailan natin makukuha ang ating kasarinlan? Narito ang ilan sa mga tanong na nabuo ni Dr. Jose Rizal nang isinulat niya ang sanaysay na ito upang maging ideya kung ano ang mayari sa inang bayan makalipas ang isang. Ang bansang Pilipinas ba ay patuloy na magiging sakop ng kolonya ng Espanya? Kung oo, anong klaseng kolonya ito? Ang Pilipinas kaya ay isa sa mga magiging probinsya ng Espanya na mayroon mang sariling batas o wala.
Naiwalay kaya sila sa inang bayan upang makapamuhay ng malaya o magpapasakop sa kamay ng ibang nasyon sa kolonya ng ibang makapangyarihang bansa. Sa kabuuan, ang layunin sa unang bahagi ng salaysay ni Dr. Serizal ay ipaliwanag dito ang naging pamumuhay noon ng mga Pilipino at nang sakupin sila ng mga Kastila. Dumating ang mga Kastila sa Pilipinas na may baong iba't ibang ideya, impormasyon at marami pang iba na nakapagbago sa Pilipinas. Ang mga Kastila ang namuno sa Pilipinas, gumawa ng mga batas, pamahalaan, pinalaganap ang kanilang reliyon at kultura. Sa kanilang pamumuno ay dahan-dahang binagong ang sistema sa nakamulatang mga Pilipino. Ginawang alila ang mga Pilipino at pinagmukhang mangmang. Kaya't ang ating mga bayani ay nag-aklas at itinama ang mga pagkakamali na ginawa ng mga Kastila. Lumaban sila para sa pagbabago ng Pilipinas at naging malaya sa mga mamumunong dayuhan. Sa pangalawang artikulo ng Salaysay, na itanong ni Jose Rizal sa sarili, ano ang mangyayari sa Pilipinas sa loob ng isang siglo? Patuloy ba tayo ang mga Pilipino na magiging kolonya ng Espanya? Ang mga Pilipino noon sa panahon ng pamumuno ng mga Kastila ng tatlong siglo ay nanatiling tingin sa sarili ay mababa, walang pinag-aralan at nananatiling palaging mahirap. Sa pagdating ng mga dayuhang Kastila, naniniwala ang mga Pilipino sa mga pangakong inilatag para sa pagbabago ng kanilang pamumuhay. Ibinigay nila ang kanilang kalayaan at kakayahang mamuno sa sariling bayan kapalit ay kaginhawaan ng pangakong ibibigay ng mga Kastila. Pero lahat ng pangakong ito ay puro kasinungalingan lamang. Matapos magpasakop ang mga Pilipino ay mas lalo silang naghirap at mas lalong pinahirapan pa. Dahil sa abusado at makasariling pamamaraan ng pamumuno ng Kastila, ang mga Pilipino noon ay bigla na lamang nagising sa katotohanan. Mga pag ito ay magpapatuloy, ay paano ang kinabukasan ng Pilipinas at mga anak nila? At kapag ito ay hindi matatapos, ang mga Pilipino ay mapupwersa may pagdigma, magsakripisyo para makamtan ng kalayaan. Ngunit, sa madugong paraan, sugod! Oops, tama na! Masama nagiging pag-away! Salungat si Jose Rizal sa desisyong gagawin sa digmaan ng Pilipino. Dahil sa mahal niya ang Pilipinas at pati na rin ang kababayan, ayaw niyang daanin ito sa madugong paraan ang pagkakaroon ng sariling kalayaan. Naisip niya ang dalawang posibleng kapalaran ng Pilipinas. Una, ay mananatiling tapat sa Espanya ang Pilipinas. May posibilidad na mangyari ito sapagkat nagiging liberal ang pinuno noon ng pamahalaan sa Pilipinas. Ang mga tinig na humihingi ng reforma ay lumakas na rin. Wala rin kaaway ang Espanya. Para mangyari ito, dapat napayagan na magkaroon ng representasyon sa korte ang Pilipinas para maiparating ng Pilipinas ang mga hiling at hinanaing niya sa inang Espanya. Dapat na magkaroon ng kalayaan sa pamamahayag. Magiging mabilis ang komunikasyon at mabilis ang maipaparating ang mga hinanaing sa Kastila. Dapat lamang daw ito sa Pilipinas dahil malayo siya sa bansang sumasakop sa kanya.
Pilipinas ang ugnayan nito sa Espanya. Kung ang respeto ang hinihingi ay di mabigay, magkakaroon ng himagsikan kung patuloy na babaliwalain ang mga hinanaing ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino noong nag-aaral sa inang Espanya na patuloy na nakikipagkomunikasyon sa kanyang bansang Pilipinas ay siyang magiging utak ng lahat nitong pagkilos. Ang pagbabago ay magiging payapa at matagumpay kung magsisimula sa mga nakakataas sa lipunan. Magiging madugo at bayolente naman kung nagsisimula sa taong bayan. Sang-ayon sa kapayapaan at kaayusan ang mga mayayaman sapagkat marami ang mawawala sa kanila kung magkakaroon ng kaguluhan. Samantalang ang kahirapan ang siyang nagbibigay ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Ang sagot sa unang tanong ni Rizal ay maraming natutunan ang mga Pilipino sa pananakop ng Kastila. Natuto tayong mga Pilipino na huwag umasa sa dayuhan at sa halip gamitin ang ating kakayahan para mapaunlad ang sarili nating bayan. At nagamit natin ito sa mga nagdaang henerasyon at iba pang mananakop. Sa ikalawang katanungan, ang sagot ay oo. Nasa kolonya pa rin tayo ng Espanya dahil kahit hindi na tayo sakop ng Kastila, ramdam pa rin ang presensya at kaugalian nung sila pa ang namumuno. Sa sanaysay na ito, nagawa ni Rizal, isa lamang ang gusto niyang iparating sa mga Pilipino, na gusto niyang magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng maayos na negosasyon sa gobyerno ng Espanya. Ito ay sa kadahilanan ang dugong dadanak para makuha ang kalayaan sa pamamagitan ng digmaan ay hindi may tuturing na kalayaan. Ang pinalaking Rizal's pangatlong artikulo ng kanyang sinaysay ay kapag ang Pilipinas daw ay natiling kontrolado ng Espanya. Maraming pagbabago ang pwedeng mangyari at maaaring maganap sa marahas na paraan na labis na makakapekto sa mga Pilipino. Dahil dito, may gobernador na nag-iisip at nagahayag ng mga reforma upang magpigilan ang mga hindi dapat mangyari. Gayunpaman, kaunti at maliit lamang ang naging impact nito sa pamahalaan at sa bansa. Sila ay inihayag ni Rizal bilang mga doktor na hindi alam ang luna sa sakit. Ikinumpara niya ang estado ng Pilipinas sa kwento ni Sancho Panza sa Barataria Island. When we think of them, we are reminded of the dieting of Sancho Panza in his Barataria Island. He took his seat at a sumptuous and well-appointed table, covered with fruit and many varieties of food differently prepared. But between the wretched mouth, in each dish, the physician Pedro Recio interposes one, saying, "Take it away." The dish removed, Sancho was as angry as ever. Something was found to be wrong with each dish. One was too hot, another too moist, and so on. Just like our Pedro Recios on both sides of the sea. Great good did his cook's skill do Sancho. Inihantulan ng Pilipinas kay Sancho na gutom na gutom sa pagbabago kahit na maraming nakahain reforma. At ang mga tao katulad ni Pedro Recio na kumpigil na makamit ang pagbabago. Hanggat walang kalayaan at boses ang mga Pilipino na manghingi ng reforma at makaabot sa kontes, ay magiging walang kwenta lang ang mga inihaing reforma ng mga gobernador at masasayang lang katulad ng kinahantungan ng mga pagkaing nakahain kay Sancho. Ayon kay Rizal, ang minister na gustong ang kanilang reforma ay maging reforma ay dapat munang bigyan ng boses sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paghalal ng mga Filipino delegates. What tricks does the government sees in them? One of the three things, either that they will prove unruly,
become political dreamers, or act properly. Mayroon tatlong binanggit si Rizal kung ano raw ang posibleng mangyari kapag nagkaroon ng representante o delegado ang mga Pilipino. Una, they will prove unruly. Pangalawa, sila ay magiging political dreamers. Pangatlo, they will act properly. Una, kung aminin natin ang pagka-negatibo ng Pilipino at tanggapin ang mga insulto, mabuti sa Pilipinas pero mas makakabuti sa Espanya. Magkakaroon ng iba't ibang ideya ang mga representante patungong patriotismo. Kung sila na may magiging political dreamers, mabuti sa pamahalaan, ngunit masama para sa mga nasasakupan nito. Kung sila na may umasta na maayos, nagsasabi ng totoo at karapat dapat sa kanilang pwesto ay makakatulong sila ng malaki sa pamahalaan. Sa lahat ng ito ay mas nakakabuti para sa pamahalaan. Kaya, hindi makikita kung bakit walang representante ang mga Pilipino. Lahat ng nilalaman ng mga reforma na hindi kailangan ay matitigil, hindi isisisi lahat sa gobyerno kundi sa mga nagpapatupad ng walang saysay sa ganitong paraan. Magpapanagot ang dapat panagot. Ano ba na maging kalabasan ng pagkakaroon ng free press ay tama lang dahil hindi dapat panatiling walang kalaman o walang ginagawa ang mga Pilipino. Every country gets the fate it deserves, and the government can say that it has done its duty. Ang mga reforma dapat ay maihain ng mabuti upang mapaniguradong ito ay may saysay at epektibo. Ayon kay Rizal, hindi ignorante at mangmang ang mga Pilipino, marunong silang magbasa at magsulat. Pinalaki sila upang maging mulat sa katotohanan. Ngunit paano magkakaroon ng pagkakataon ng mga tao ito kung may mga katulad ni Pedro Rizzo na nagpipigil sa pamunlan? Kabuuan, ang layunin ng sanaysay ay ang paghingi ng reforma sa Espanya dahil sa pagkikdigma laban sa mga Kastila. Ayon sa sanaysay, ang pagkakaroon ng Pilipinas ng representasyon sa Spanish Cortes at ang pagkakaroon ng kalayaan sa pamahayag ang ilan sa mga reformang hinihingi ng Pilipinas. Balikan muna natin ang kasaysayan ng Espanya nung sakupin sila ng mga Muslim taong 711. Ang paninakot ng mga Moro sa Espanya ang pinakamatagal na dominasyon na umabot ng hanggang 7 siglo. Bagamat nahati ang inang Espanya, nagawa nitong makalaya matapos ang madugong pakikitigma sa mga Muslim at muling nabuo noong 15 at 16 na siglo. Wait lang. Take one. Go! Maaaring ilarawan ang 4 na bahagi ng sanaysay na isinulat ni Rizal sa isang talata na nakapanood dito na nagsasabi, "The existence of foreign body within another endowed with strength and activity is contrary to all natural and medical laws. Science teaches us that it is either assimilated, destroys or reduces, is eliminated or becomes insistent." Ang tinutukoy ni Rizal na foreign body ay ang Espanya at ang within another ay ang Pilipinas. Maaaring mangyari ay ang pagkupkup ng ibang bansa sa inang Pilipinas. Maraming bansa ang posibleng manakop sa Pilipinas, ngunit may kanya-kanyang dahilan kung bakit hindi ito mangyayari. Isa sa posibleng manakop ay ang Inglaterra o UK, ngunit gaya ng Germany at Holandes, abala na ang mga ito sa maraming kolonya. Ang France naman ay mas nakikita ang hinaharap sa Tongkin at China. Ibig man niya ng karangalan ay gusto niyang magmula ito sa pakikidigma sa Europa.
at hindi siya masisiyahan sa lingaw-ngaw lamang ng labanan mula sa malayong silangan. Marami ng obligasyon ng France sa sariling bayan at sa Europa. Ang China naman ang pinakamapalad sa kabila ng pananakop ng Europa sa Silangang Asya ay nanatili pa rin itong buo. Minamanmanan naman ang bansang Japan ng Russia sapagkat siya'y kinaiinggitan nito. Mas naaakit ang bansang Hapon sa Korea sapagkat mas madali itong sakupin kumpara sa Pilipinas. Ang Amerika, kung sakaling maibigan sakupin ng Pilipinas, ay hindi papayagan ng Europa sapagkat alam ng huli na at mas iigting ang pagnanais manakop ng Amerika matapos ang unang pagtatangka. Kaya titinuturing siya ng Europa na mahirap na kaagaw sa paglaban sa kolonyalismo. Sinubukan ng Espanya na panatiling walang pinag-aralan ang mga Pilipino. Ngunit, lumabas pa rin ang angking talino ng mga Pilipino na napukaw dahil sa mga pangyayaring naganap sa bansang Pilipino. Pinapanatili din ng bansang Espanya ang mga Pilipino na maghirap. Ngunit lingid sa kalaban ng Espanya, ang pagdurusa na tinatamasa ng mga Pilipino ang siyang nag-udyo upang magnais sila ng pagbago sa kanilang pamumuhay. Nagsimulang sumubok ang mga Pilipino ng ibang daan tungo sa talumpan. Sinubukan din ng Espanya na burahin ang mga Pilipino upang mapigilan ang pag-unlad dito. Ngunit sa kabila ng paghihirap at pasakit na natatamasa ng mga Pilipino, siya ay natiling buhay. Kung magkagayon, di kayang pigilin ng sino mang mananako ang pag-unlad ng Pilipinas. At nangyari nga ang mga nakasulat sa sanaysay ni Rizal. Noong 1898, nakipagbunong ang mga Amerikano sa Espanya upang makuha ang Pilipinas. At di naglaoy na pasakamay niya ng Amerika ang Pilipinas at nagkaroon ito ng demokrasya at ng liberato. At 5 dekada mula nung matay si Rizal ay nakamtan ng Pilipinas ang inaasang-asam na kalayaan. Ito ang katuparan sa kung anong nakasulat sa kanyang sarisal. Gaya ng sabi ni Jose Rizal, "History does not record in its annals any lasting domination by one people over another, of different races, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideas, one of the two had to yield and succumb." Nangangahulugan lamang ito na isa lamang sa bansang nanakop o sinakop ang maaring magbunga o kaya naman ay sumuko. Ang sanaysay ay tinapos ni Rizal sa pamamagitan ng isang tanong. "Spain, must we someday tell Filipinas that thou has no ear for her woes, and that if she wishes to be saved, she must redeem herself?" At ganun na nga, ang kalayaang nakamtan dahil sa pagdanak ng dugo at pagsasakripisyo ay tunay na pag-iingatan at ipagtatanggol ng Pilipinas. Susubukin ng kanyang mga anak na pagtibayin at palakasin ng bayan sa alaala ng nakaraan nila. Kung hindi pakikinggan ng Espanya ang mga hiling at hinaing ng Pilipinas, ay gagawa ito ng paraan upang magkaroon ng pagbabago. Na siya nang nangyari. Naging propetic ang pagsabi ni Rizal na isa ang Estados Unidos sa maaaring sumakop sa Pilipinas sapagkat sinakop nga tayo ng bansang ito. Ngunit ang kaibahan ng Amerika sa mga Astila ay ang paniniwala ang eduksyon ay para sa lahat. Tinuruan din nila tayo ng wika nila. Pinayagang magsalita rin nito. Sa kasalukuyan, nasan na nga ba tayo? Pinagdiwang natin noong 1998 ang sentenaryo ng ating paglaya mula sa pananakop ng mga Kastila. Pero sa katotohanan, malaya na nga ba tayo? Kung hindi man sa mga dayuhang mananakop, mayroon pa rin bang patuloy na pumipigil sa mga Pilipino na madama ang ganap na kalayaan?
mayroon ng kalayaan sa pamamahayag. Kung tutusin ay napakalakas na ng impluwensya ng media sa pag-iisip ng mga Pilipino ngayon. Sa kabila nito, nariyan ang katotohanan, maraming Pilipino ang naghihirap sa ngayon. Maraming kabataan ang sa halip na naglalaro o mag-aral ay nasa lansangan, naninirahan o naghahanap buhay. Maraming nagsisipagtapos sa kolehiyo ngunit walang trabaho dahil walang oportunidad. Marami tuloy sa kanilang napipilitang pumunta sa ibang bansa upang doon makipagsapalaran. Ito ang ilan sa mga mukha ng Pilipino ngayon. 100 taon mula ngayon, ano kaya ang kahihinatnan ng Pilipinas? Darating kaya ang araw kung saan madarama ng mga Pilipino na tunay silang malaya?